Hello guys! Today, magluluto tayo ng saluyot na ginisa. Halikayo sa aking kusina! Heto kami ni Tatay! At aming chikiting patron! Welcome kayo sa aming home, sweet home! Guys, magluluto tayo ng ginisang saluyot. Lalagyan natin siya ng kalabasa, sasamahan din natin ng sitaw, yung ating ampalaya, yung ating mga panimpla na kamatis, gigisa natin sa kamatis, yung ating bawang, at yung ating luya. Meron din tayo ditong panahog na hipon. Gagamitin natin yung ating sunflower oil, saka yung ating bagoong. Magsisimula na tayo guys. Unahin natin yung ating bawang. Sunod na natin yung ating luya. At yung ating sibuyas. Guys, hindi ko na naipakita kanina yung ating sibuyas dahil nahuli siya. Tuloy lang natin ang paghahalo. Lalagay na natin yung ating kamatis. Siguraduhin natin na luto yung ating kamatis bago tayo maglagay ng ating gulay. Yan, malapit na siyang maluto. Anyway guys, baka nagtataka kayo bakit yung saluyot ginigisa pala. Gusto ko lang i-share sa inyo ito kasi yung mother ko, taal na Tagalog siya. So, hindi siya ganong mahilig sa bulanglang, sa dinengdeng, sa inabraw. Natuto na lang kami magkakapatid sa mga kaibigan, sa mga tiyahin, yan. Pero yung nanay namin, talagang pag nagluto yun, laging ginisa. So, lumaki kami na yung kamati ay yung saluyot, ginigisa talaga yan ng nanay ko. Kasama yan ng ibang gulay. So, baka sakali magustuhan ninyo yung version ng nanay ko. Ayan, binugurog-gurog ko lang yung kamatis. Ayan. Bago ko ilagay yung kalabasa, maglalagay na ako ng bagoong. Gusto ko kasi yung bagoong medyo magigisa-gisa din siya. Gaya ng ginagawa ni nanay. Ayan. Gigisa natin ang bahagya yung bagoong. Tapos naglagay nga pala ako ng luya. Optional yun guys. Kung gusto niyo maglagay ng luya, ayan, kung ayaw naman ninyo, pwede din. Kasi si nanay, ang gusto niya, yung mamatay ba yung lansa ng ano, ng bagoong. Ayan, so nagisa na natin siya ng bahagya. Susunod na natin yung kalabasa. Ayan. O nga pala guys, gusto kong sabihin din ulit na kapag maghihiwa tayo ng mga gulay, bago natin hiwain, hugasan na natin ito para yung pag naghugas na tayo, hindi mawala yung kanyang sustansya. Ayan. So, haluin lang natin ito. Naamoy ko na yung bagoong. So, mangangamoy na naman yung buong bahay. Ayan. Tapos dun sa gilid, ilalagay ko na yung hipon. Ayan. Hindi ko igigisa ng matagal yung hipon kasi ayoko na maging matigas siya, magiging rubberized. Ayan. Kaya medyo sasangkot-sangkot siya ko lang siya dito sa gawing gilid. Ayan. Ayan. Okay na, ihahalo na natin dito.
bubuhusan natin ito ng mainit na tubig. Nagpainit na rin ako ng tubig. Ayan. Konti lang ilagay natin sa sabaw. Kasi ginisa ito, hindi naman ito bulang-lang o hindi ito dininding. Dininding. Tatakpan natin ito. Maghihintay tayo ng ilang minuto. Ayan, check natin. Nalagay na natin yung ating sitaw. Ayan. Kasi ayaw natin na madurog yung ating kalabasa. Lalo na kung mamayang hapon pa kakainin, papainit pa ito. Ayan, tapos pag tinakpan, so kung tatakpan natin ngayon dahil meron na yung sitaw, mag-iiwan tayo ng space. Hindi natin buong tatakpan yan para hindi mawala yung pagka-green ng ating sitaw. Check uli natin. Ayan, nalagay tayo ng sili. At pwede na natin ilagay yung ating saluyot. Diba? Simpleng-simple lang. Natin. Hintayin natin na bumaba yung saluyot bago natin haluin. Ayan. Tatakpan natin pero hindi buo. Mag-iwan ulit tayo. Ayan. Check uli natin. Tignan natin. Ayan. Bumaba na. So this time pwede na natin siyang haluin. Hahaluin natin siya para ma-absorb din niya yung bagoong. Ayan, yung lasa niya maging even. Pero konting halo lang guys ang gagawin natin. Kasi ayaw natin na yung saluyot natin ay masyadong dumulas. Yun kasi ang sikreto. Kapag gusto mong madulas na madulas yung saluyot, hahaluin mo siya. Halo ka lang ng halo. Pero kung ayaw mo siya maging masyadong madulas, ayan, hayaan mo lang siya na ganyan. Pwede na natin isunod yung ating ampalaya. Ayan yung ating ampalaya. Sarap. Medyo ilulubog ko lang ng bahagya yung ating ampalaya. Kasi hindi natin siya pwedeng haluin. Ayan, lulubog lang ng ganyan. At tapos, kagaya din ng dati, tatakpan natin siya pero merong nakabuka. Ayaw natin na yung ating ampalaya ay magbago ng kulay. Ganyan din, ayaw din natin na kapag tinakpan natin, pumait yung ating ampalaya. So, papahinaan ko lang yung ating apoy. At ihintayin natin ng ilang minuto bago natin uli haluin ng isa pang halo. Pwede na nating haluin. So, haluin ko lang siya. Ang paghalo nito, parang lalagay ko lang sa ilalim yung mga nasa ibabaw. Ayan. Wow, sarap na ating saluyot. Ayan. Tapos yung ating ampalaya, siguraduhin na natin na nasa ilalim na siya. Para maganda yung kanyang pagkakaluto. This time guys, pwede na natin siyang tikman.
Okay na sa akin ang timpla, okay na ang alat. So, bakit natin sa huli tinitikman, guys? Kasi nga, doon natin malalaman kung dapat natin siyang dagdagan ng ibang panimpla. Kasi, hindi na siya uusok ng uusok. Hindi na rin niya maisisingaw yung lasa. Ganun din, kung kinakailangan na magdagdag tayo ng sabaw, mas maganda kung sa malapit na siyang maluto. So, ayan guys, okay na yan. Tatakpan ko na. Hihintayin ko na lang siguro ito ng mga 30 seconds. Ngayon, pwede na natin siyang ihain. Luto na yung ating ginisa na saluyot. Guys, luto na yung ating ginisang saluyot. Ayan. Wow. Sarap. Na guys, tikman natin. Diba ang sarap? Yummy! Luto na kayo! Salamat po sa panonood ng aking mga video. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po ako ng thumbs up.